Uy, mga sangkay, may napabalita. Mayroon daw isang tao na nagmatapang na gustong kitilin ang buhay ni Madam Imelda Marcos. Nako, mga sangkay. Alam niyo, usap-usapan na po ito ngayon. Itong isang tao na nagmatapang na naglabas po ng isang post na tila baga nag-uutos sa nurse ni Madam Imelda Marcos na gawan po ito ng hindi maganda. Okay? Ito po yun, idiretso na po natin. Mga sangkay, ayan po yung pagmumukha niya. Well, bago po natin pag-usapan yan, mga sangkay, kasi ang dami pong update dito tungkol dyan. Ilalabas po natin yung mga update tungkol sa lokong to. I-check nyo po muna, mga sangkay, ang inyong mga YouTube account or ito mismong pinapanood nyo. Okay, ito mismong pinapanood nyo, i-check nyo sa ibaba. May nakalagay po dyang subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo po yung bell at i-all nyo po. Ulitin ko po, nasa ibaba lang po yan. Napakadali lamang po. Pindutin nyo yung subscribe button at i-click po yung bell, tapos i-all nyo po. Okay? Ganyan lamang po kasimple. So mga sangkay, balikan po natin. Ito po yun. Ewan ko, alam nyo guys ha, mag-iingat po talaga tayo sa mga pinopost natin sa social media. Hindi po pwedeng daanin sa angas na lang o kawalang hiyaan itong mga ganitong klaseng post. Dahil may batas po tayo na pwedeng bumera sa mga ganitong klaseng gawain sa social media. Ito po ang problema din, mga sangkay, ng nasusobrahan po tayo sa demokrasya. Di ba, nasusobrahan tayo sa freedom na kahit ano na lang pwedeng i-post. Ayan po. Decente po yan, ha? Hindi na ako magbabanggit kung ano siya dahil, mga sangkay, malamang sa malamang naiintindihan nyo kung sino siya. Naiintindihan nyo kung ano yung pinaglalaban niya, mga sangkay. Alam nyo, nire-respeto naman po natin lahat ng ating mga prinsipyo, lahat ng ating paniniwala. Okay? Kahit ako, nire-respeto ko yung lahat ng paniniwala na against sa paniniwala o prinsipyo ko. Kasi yun po sila. Yun po yung naiisip nila. Sa tingin nila, yun yung tama. Pero guys, yung gagawin mo na yung isang kagaya nitong post na may gusto kang ipagawang masama para kay Madam Imelda Marcos o kahit na lang, kahit po kanino, kahit hindi po kay Madam Imelda Marcos, kahit na sinong tao, bad yun. Mananagot ka sa batas niyan. Alam nyo guys ha, kung sasadyain po ito nila Madam Imelda Marcos, pagbabanta po ito eh. Pwede po nilang ipadlock itong taong to sa rehas. Kaya nga ako, mga sangka, yun ang hiling ko sana. Sabi ko nga, Madam Imelda Marcos, baka naman, turuan na ng leksyon para hindi po pamarisan. Kasi alam nyo, kung hindi po tuturuan to ng leksyon, ulit-ulitin lang ng mga lokong to yung kanilang mga gawain. So ito po yung update guys ha. After po niya mag-post niyan, di syempre, viral sa social media. Ngayon, ang dami pong, ikaw ba naman ang bumoto kay PBBM, 31 million, tapos maliban dyan, may mga kasamahan din po siya na malamang naniniwala na hindi maganda yung ginawa niya. Ngayon, eto mga sangkay, bigla pong nakasara na po ang mga nakatweets, ang mga tweets po niya. Ayan o, these tweets are protected. Nakalock lahat. I don't know mga sangkay kung paano ginagawa yan sa Twitter. Kasi ano eh, di naman po ako nag-Twitter talaga gaano. So, ayan po, naka-lock na po. O, ibig sabihin ata po nito, naka-private na po siya. Kinabahan. Kinabahan si Manay. Ngayon, akala ko pa naman matapang eh. Nakalagay po dyan, I won't regret. I will remember. So, paano ngayon yan? So, ngayon mga sangka, ito yung update. Ayan, nag-post si Direk Daryl Yap. Update tayo sa Baguio nurse. Nurse pala ito. Ayan o, itong taong to ay nurse pala. Diyos mio Marimar. Bakit mo ginawa ito? Kaya naman pala mga sangga, ito po. Yung mga sinasabi niya dito, halatang eksperto siya.
Ano to? Ginagawa mo rin ba to sa mga pasyente mo minsan? Kasi posible. Sana maimbestigahan kasi baka mamaya itong taong to may ginagawa rin masama sa kanyang mga nagiging pasyente. Ito ay tanong lamang, mga sangkay. Kasi kung nasabi niya ito kay Madam Imelda Marcos na mayroon pa pong pattern kung papaano kikitilin ang buhay ni Madam Imelda, ano to? Ibig sabihin, expert po siya pagdating dyan. So sana po, tingnan po ito ng otoridad. Kasi baka mamaya may nabiktima po itong taong to. Saan ba itong ano? Ito, nag-post si Direk Daryl Yap, mga sangkay. Update tayo sa Baguio Nurse. Nahack daw yung account niya. Alam nyo guys, alam ko na to eh. Alam ko na tong gagawin. Nahack yung account. Mga reason po yan ng mga ano eh. Natataranta na. Nahack yung account. Pero sabi po dito, pero nakaka-reply sa mga comments sa tweet niya. Nakaisip pang gumanito na parang maluloko niya o matatanga niya yung NBI pag inimbestigahan ang activity ng phone at connection niya. Correct! Alam nyo, ito lang ha. Kahit sabihin pa niyang nahack, pag tinignan po yan ng NBI, walang lusot yun. Kung sino ang gumamit. Kasi pag nahack po yan, ibig sabihin may mga location po yan na nakalagay po doon na may pumasok, may gumamit sa account niya, nakalocate Vietnam o kung saan man. Pero ito hindi po, Diyos mio marimar. Kala naman niya, uto-uto yung mga eksperto pagdating dyan. Sabi po dito, tama ang sinabi ni Direk Daryl Yap, hindi na lang umamin at magsisi. diba? Hindi na lang umamin at magsisi, ganun lang naman kasimple eh. Pwede mo namang sabihin, pwede ka namang mag-post na, sorry kasi akala ko tama yung ginawa ko, mali pala. Nadala lang ako. Ako humihingi ng tawad kay Madam Amy Marcos. Ako po ay humihingi. Ang dali lamang po dyan. Pero magsisinungaling ka pa, Diyos mo yung marimar naman. Ito, may sumasalo sa kanya. Ano daw po siya? Tao daw po niya itong itong taong to. Tingnan natin. Sabi po nitong Randy Occidental ng Baguio General Hospital and Medical Center, yun ito atang hospital. I have personally verified the issue involving our staff in Baguio General Hospital and Medical Center circulating in social media. Let's not immediately judge fate and let the rightful authorities handle the issue. Thank you for your kindness. Ngayon, ito ba yung response ni Direk Daryl Yap? Hello po sa inyo, Sir Randy. Yung nurse po nyo ang nag-post kung paano niya sana gustong matapos ang buhay ng isang tao. Gusto nyo wag siyang i-judge? Ano pong approach ang maisasuggest nyo para sa tao nyo? Gusto nyo po ba samahan ko siyang mag-rounds? Ano pong oras ang duty niya? Punta po ako sa Baguio. Papawis lang. Ayan. Ay, nako naman. So ngayon, mga sangkay, ayan po ang nagawa niya. Akala po kasi ng mga ganitong klaseng tao, magaganong-ganon lamang po nila yung social media, makakapag-post po sila na, alam nyo, kung anti-Marcos kayo, maging anti-Marcos kayo, na hindi kayo gumagawa ng mga something bad na gawain sa social media. Dahil kayo at kayo pa rin po ang tatamaan yan. Alam nyo, tinanong ko po yung kaibigan kong nurse tungkol dyan. Kasi syempre, hindi ko naman po alam ang about dyan, itong post. Yung iba dyan, ano ba tong ganito? So nagtanong ako, boss, ano ba tong ganito? Sabi niya, sa madaling sabi ang response niya, inelaborate niya lahat ng yan. Tapos sabi, gustong kitilin ang buhay ng taong to. Si Madam Imelda Marcos. Lupet, di ba? So, I hope na imbisagan na ito ng otoridad natin, mga NBI, na matingnan, mga sangkay, baka mamaya may ginagawa po ito sa sarili niyang hospital na pinagtatrabahoan. Kasi nurse daw po ito eh. Di ba? Para po matingnan kasi baka mamaya may mga
may mga ginawan po siya ng ganito ng mga pasyente, di ba? So, ayan. Ay, nako, gumawa ka talaga ng sarili mong problema sa sarili mo. Ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. At ngayon, iniimbitahan ko po kayo to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman. Okay, dahil ang mga pinag-uusapan natin dito malalalim. Kagaya po ng mga misteryosong nangyayari sa ating planeta na ikinokonekta po natin sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos o Biblia. Kaya naman, mga sangkay, ngayon din, search nyo lamang sa inyong mga YouTube account, Sangkay Revelation, i-type nyo, tapos pag lumabas na, pindutin nyo kaagad ang subscribe, pindutin ang bell, at pindutin yung all. Ganun lamang po kasimple. Okay? Ngayon din, mga sangkay, huwag kakalimutan. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Again, huwag kakalimutan, Sangkay Revelation, ngayon din po. Bye-bye!